Kahit si Joe Smith. Si Joe Smith ang kausap niya dito. So, ayan. Nakalagay yung lino-lino. Oh. Joe Smith Medina. Ayan. Joe Smith Medina. Nabuking ko nga ito kasi mga streetways, no? Kasi, meron po kasing kausap dyan si First Lady Lisa Marcos at ang kausap niya dito ito. Si Joe Smith Medina rin mismo. Nalungkat ko nga po yung mga pictures nga po ni Joe Smith Medina. Actually, medyo madami siyang picture na kasama niya si First Lady Lisa Marcos. So yun, no? So kamusta mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking muting channel. So mga ka-streetwise, siguro yung iba sa inyo ay medyo aware na sa nangyayari nga pong sagutan or bangayan ni Coach Jarrett at saka ni Maharlika. Okay, pero mga kababayan, no? Mayroon po kasing lumalabas na isang pangalan dito. Siguro yung iba sa inyo hindi nyo kilala, so ako na magpapakilala sa inyo. At ako po naniniwala po talaga ako na itong tao po na to na babanggitin ko nga po, siya po yung isa sa mga nagbibigay ng mga mali-mali at gumagawa po ng chismis laban po kay PBBM, especially nga po kay First Lady Lisa Marcos. Kasi nga po, itong tao po na to ay dati pong malapit kay First Lady. Pero eventually, di ba? Kasi ano eh, pinagtanong-tanong ko itong tao na to eh. Kasi alam ko talaga malapit siya kay First Lady dati. Pero eventually, ako nagulat na lang ako na ngayon nga po ay bumabanat po siya ng patalikod. Patalikod po siyang tumitira. So, traidor. At ngayon nga po mga ka-streetwise, no, nagsama ang isang traidor at saka isang bungangera. Kumbaga, traidor itong si Joe Smith Medina at saka itong si Maharlika, yung bungangera. So nagsama sila. At ngayon, ito na nga yung nangyari. Nabuo itong grupo nga po ng mga beater. Okay, mga kababayan, ito po kasi. Meron po akong papakita sa inyo mga reference para nga po makuha po natin yung narrative. Actually ito, pakinggan natin yung ibang part nga po sa video nga ni Coach Jarrett. At saka, bisitahin po natin yung Facebook account nga po ni Maharlika. Kasi nga po, lumalabas po ang pangalan nito. Lumalabas po yung pangalan niya. Ito nga po si Joe Smith Medina. Malamang yung iba sa inyo, hindi kilala si Joe Smith Medina, di ba? Ah, Joe Smith Medina, who you? Di ba? Parang ganun. Pero mga ka-streetwise, no, kahit papano naman po kasi ay medyo na-encounter ko ito si Joe Smith Medina. At syempre din po mga kababayan, no, may mga tao na rin po ako nakausap na sinasabi nga nila na nakuhanan daw sila ng pera ni Joe Smith Medina. At bukod dyan mga kababayan, no, kasi meron akong tanong eh, na kung dati malapit siya kay First Lady Lisa Marcos, bakit eventually ngayon ay sinisiraan niya na si First Lady Lisa Marcos ng patalikod, ng patago, or ng patraidor. So nalaman ko rin po sa mga ibang kakilala po natin na umaasa pala ito ng posisyon sa gobyerno. Like, ano ba sinabi sa akin? Like, ano, na, like PCOO, taga lang ha, basahin ko lang. So like DOT secretary, like PCOO USEC, tsaka yung OFW secretary, at meron pang sinabi sa akin yung isa dito eh. At tsaka yung ambassador daw ng Thailand. Ito yung sabi sa akin ng mga source ko tungkol nga dito kay Joe Smith Medina, no. Pero pag-uusapan natin yan mamaya, no. Babalikan po natin yan mamaya. Kasi nga po may mga reference po tayo dito. So ngayon mga kababayan, bago tayo mag-continue, pakinggan muna natin yung sinabi ni Coach Jarrett tungkol nga dito kay Joe Smith Medina. Okay? Ito. Ay, si Joe Smith ang kausap niya dito. Okay, si Joe Smith pala ang kausap. Tinan, gano'ng kachismoso talaga itong Joe Smith na to. Alam niyo, ang dami kong naririnig na kwento dito sa Joe Smith na to. Pero never kong ginawa ng Diyos ko. Ang dami kong kwentong narinig dito. First hand testimonies pa. Itong Joe Smith talaga na to, ewan ko kung anong nakain ito eh. My goodness. Pero ito na, oh, si Joe Smith daw ang kausap. Oh, Attorney Aboy, emergency si CJ. Tapos meron pa sa ilalim, parang OA. Ayun! Nilagyan na ng mali siya sa ilalim. Ayan, oh. Parang OA, sinabi ni Joe Smith Medina. Walang hiya ka rin talaga, Joe Smith Medina, eh, no? Alam niyo, mga kaibigan, ito yung mga tinuring kong kaibigan ng campaign, eh. Yan, si Joe Smith Medina. Si Maharlika Loka. Diba? Yan yung mga ano eh, mga nakakausap ko nung campaign. Tapos malaman-laman ko, sila rin pala yung bumibira sa akin. Behind my back. Yan. So, dyan nga pa sa problema ni Coach Jarrett kay Maharlika. So, mas maganda po talaga
na siguro si Jared na lang po yung panoorin ninyo or pakinggan ninyo. Kasi ayoko maging echo or ayoko maging redundant sa mga sasabi ni Coach Jared. Ang pinaka-content lang po talaga ng video na to, itong Joe Smith Medina nga po na binabanggit nga ni Maharlika at saka ni Coach Jared. So mga kababayan, ito na nga. Okay. So ito nga pong Joe Smith Medina nga po na to, ito po siya. Yan. Actually, mga kababayan, nalungkot ko nga po yung mga pictures nga po ni Joe Smith Medina. Actually, medyo madami siyang picture na kasama niya si First Lady Lisa Marcos. Marami niyan, hindi ko na sinama. Baka mamaya, ma-complain tayo. Pero yan, marami pong picture nga po si Joe Smith Medina na kasama niya si Lisa Marcos. Yan. Okay, at saka ito pa. So ito siya. So dati rin siyang parte ng UNI team. Pero ngayon hindi na. Sa tingin ko hindi na ngayon. And then mga kababayan, ito pa nga, no? So, kahapon, nag-post niya rin po itong si Maharlika. So ang ginamit niya nga pong ebidensya laban nga po kay Coach Jarrett ay yung ito, yung mga conversation nila ni Joe Smith Medina at saka ni Coach Jarrett. So ayan. Nakalagay yung lino-lino, oh, Joe Smith Medina. Ayan, Joe Smith Medina. So ngayon mga ka-streetwise, malamang magtatanong kayo. Anong nangyari kay Joe Smith Medina? Bakit bigla-bigla na lang siyang bumaligtad? So bago yun mga kababayan, ang tanong, totoo bang bumaligtad si Joe Smith Medina? Ayan ang unang tanong. Kasi mga ka-streetwise, ito no? Actually, kung mapupunta kayo sa Facebook account nga po ni Maharlika, ni Hitad, palagi niyang sinishare itong political witch boy na to. Basta subukan nyo lang, wala kasi akong screenshot eh, pero subukan nyo bumisita sa Facebook account nga po ni Maharlikang Loka-Loka. Palagi niyang sinishare itong mga post nga po ni Political Witch Boy na puro paninira lang sa gobyerno. Pero one time mga ka-streetwise, I think last year ata yon, nabuking ko na to. Last year or this early this 2023 ata yon, nabuking ko to. Kasi merong post si Political Witch Boy na ganito. Pakita ko lang, no? Sabi ni Political Witch Boy dito sa post niya, no? Nakakaloka itong kachat ko. Nang bigla, wala pang Halloween, may pa-advance na. I'm too young to have a heart attack. Ayan. So ito yon. Post ito ni Political Witch Boy. I think last year pa ata ito eh. Or this year ata. Pero mga kababayan, nabuking ko nga ito kasi mga streetwise, no? Kasi meron po kasing kausap dyan si First Lady Lisa Marcos at ang kausap niya dito ito. Si Joseph Medina rin mismo. Ayan, no? November 24, 2021. Ito yung mga panahon na close pa si Joe Smith Medina at saka si First Lady Lisa Marcos. Ayan. Siya yan eh. Si Joe Smith Medina yung kita mo, laki ng ilong. So mga ka-streetwise, ang ginawa ko dito, sinita ko to. Sinita ko si Joe Smith Medina. Ang sabi ko, meron ka bang kinalaman dyan kay Political Witch Boy Facebook page na yan? Kasi nga, yung isang post nga ni Political Witch Boy ay katulad din po ng screenshot nga po ni Joe Smith Medina habang kausap niya nga si First Lady Lisa Marcos. So alam niyo yung sagot sa akin ni Joe Smith Medina ito. Actually, medyo mahaba to eh. Pero wala siyang nilinaw. Alam mo yung nag-response ka pero wala ka namang sinagot? Ganyan po yung ginawa ni Joe Smith Medina sa akin. Basahin pa ba natin? Pero wag na, no? Kasi wala naman siyang, sinagot dito eh. Oh, tandaan nyo mga ka-streetwise, no, yung issue namin dito ni Joe Smith Medina. Oh, so February nga pala to, this year lang pala, no. So ang issue namin dito ni Joe Smith Medina, kung anong kinalaman niya sa Political Witch Boy na Facebook page kung saan nga po sinisiraan si PBBM at saka si First Lady Lisa Marcos. Yun nga lang mga kababayan, nag-response si Joe Smith Medina pero walang sinagot. Ang sabi niya dito, no, ang layo ng sagot niya sa akin dito eh. Ang sabi niya dito, good afternoon everyone. Someone has tagged me that thank you Sir 25 for asking. I am not the owner of FB accounts like Political Witch Boy. Everyone can consult the IT expert. So hindi yan. Diba? Ayan yung sinabi niya, tinanggin niya lang pero wala kang sinagot. Ang gusto kong sagutin mo dito, Joe Smith Medina, paano napunta itong screenshot mo, nakausap mo si First Lady Lisa Marcos dito sa post ni Political Witch Boy? Ayan ang gusto kong malaman. Yun nga lang ang sagot mo sa akin, puro saliwa. Parang pagkatao mo. So ito yung mga sagot niya, oh. Reply, why I am in Bangkok? Hindi ko tinatanong yan.
Ang tinatanong ko dito, paano napunta yung screenshot mo na kausap si First Lady Lisa Marcos dyan sa Political Witch Boy Facebook page? Wala ko sinagot eh. Pero ang sagot niya pa nga dito, ang nakakatawa dito, no? Sabi niya dito, no? Huwag na pong gumawa at mag-analyze dahil napaka-okay namin ni First Lady Lisa Marcos. In fact, 5 beses na po kami nagkita sa Pilipinas at walang nakakaalam dahil ay avoid photos na. Yes, Osnan. Kita mo, tagal-tagal na ng post mo, pero 10 comments lang. Walang may pakialam sa'yo. Ako lang. Ay, naku mga kababayan. So, ito pa. So, ito mga ka-streetwise. No? So, ito yung pag-usapan ngayon natin. Kasi nga, kanina lang po kasi, malaking question po kasi sa akin talaga. Kung ano nangyari kay Joe Smith Medina? Kasi alam ko po talaga dati pa, nung hindi pa campaign period nun, close talaga si Joe Smith Medina at saka si First Lady Lisa Marcos. So ito pa nga mga ka-streetwise, no? So ito papakita ko rin to sa inyo, no? So actually, yung isa pa ngang issue ni Joe Smith Medina is meron po siya nakabinbin na demanda dito. Sabi ng source ko, ha? Hindi ko sinasabing ako, ha? Sabi ng source ko to. Hindi ko muna siya papangalanan kasi kilala mo to, Joe Smith Medina. Kilala mo to. Malabang hindi mo to kilala. Walang yaka. Oh, sabi ko sa kanya, hello po ma'am, nag-away na po si Hitad at coach, sabi ko. Tapos kumbaga, hindi pa kasi siya aware eh. Sabi niya dito, no? So sabi ko, si Joe ang gusto kong tirahin. Kasi nga po mga ka-streetwise, no, matagal na po talaga ako nangiinit dyan kay Joe Smith Medina na yan. Kasi nga po mga ka-streetwise, no, ako po naniniwala po talaga ako na meron pong kinalaman si Joe Smith Medina dito nga po kay Maharlika, kay Hitad. Pero eventually, napatunayan po natin yan dahil nga po dito sa ginawa niya po kay Coach Jarrett. Ngayon, nilalaglag na ngayon ni Maharlika si Joe Smith Medina kasi nga wala na siyang pwedeng ibang takbuhan kundi pinaka-source niya. Ito nga po si Joe Smith Medina. So sabi sa akin dito ng ano no, ng kausap ko kanina, di na yun makakabalik sa Pilipinas yan. Nakatanggap na ng demanda. Pwede ka bang expose, na tanong ko. Sabi niya, kung babalik siya, harapin niya, demanda niya. Kasi alam ko talaga, meron siyang asunto na estafa. Pero sabi sa akin, patanong. So, nagtatanong ako ngayon. Kasi sabi ng source to eh. Sabi ng source ko to kanina, na meron ng kaso si Joe Smith Medina na estafa. So, ngayon, ito yung estafa. Actually, may mga screenshot ako dito eh. Ng pag-uusap namin ng mga ibang tao. Especially nga nung tao na nabiktima mo. Di umano. Kasi hindi pa naman guilty. Kasi, pero ito po kasi yung kwento kay Joe Smith Medina, no? Dahil nga po sa close nga po, or dikit dati, si Joe Smith Medina at saka itong si First Lady Lisa Marcos, ang ginawa nga po ni Joe Smith Medina, umutang ng pera sa isang tao. I think umabot ito ng 200,000 pesos eh, yung utang ni Joe Smith Medina. At ang pangako ni Joe Smith Medina, ang magbabayad daw po niyan ay si First Lady Lisa Marcos. Ayan ang sabi sa akin, ha. Maraming tao nagsabi sa akin. At kahit din mismo yung inutangan mo, kausap ko minsan. So ngayon, syempre 200,000 pesos. Yung inutang mo. At ang sinabi mo nga daw, ang magbabayad daw nito ay si First Lady Lisa Marcos. Pero eventually, ang nangyari, isa ka sa mga hindi napansin pagkatapos ng eleksyon. Kasi nga, umaasa ka ng posisyon. Especially dyan sa Thailand. Yun nga lang, hindi ka napagbigyan, kaya ngayon ang ginawa mo, nakipag-connivance ka dito kay Maharlika, sakto yung tandem ninyo eh. Ikaw, traitor ka, patalikod ka tumira, at si Maharlika yung pinaka-microphone mo. So, bagay kayong dalawa. Pero about dito sa 200,000 na asunto mo, abangan na lang natin kung mabibigyan ka nga ng subpoena dito. Kasi sabi sa akin, nakausap ko, may kaso ka na daw. Sabi niya, ha? Sabi niya. Yun. So, yun na po mga ka-streetwise, no? Kasi sa akin, no, medyo importante itong content na to. Kasi nga, at least, ngayon, dahil nga po sa bangaya ni Coach Jarrett at saka ni Maharlikang Hitad, nakikilala na po natin at nagkakaroon po tayo ng reference at ebidensya kung sino yung mga tao na sa likod nga po ni Maharlika. At kasama nga po dito si Joe Smith Medina. Na ako matagal ko ng kutob yan eh. Matagal ko na talagang kutob yan. Yun nga lang syempre itong nangyari nga po kay Coach Jarrett. Dagdag ito sa reference at ebidensya po natin. Okay po. So yun lang po mga ka-streetwise nyo. So kayo po no. Ano po masasabi nyo nga po dito sa content po natin ngayon? Paki-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takeru Miyamoto. Babosh!